systemic ang mga bata. Kahit ilang taon pa yan kasi hindi mo alam na alam nila. Kaya careful tayo sa mga actions natin kasi alam nila ang sitwasyon kung ano tayo ngayon. Ayan. Yes, Mom, tama. Si ako naman siguro ang nagipulot ko dito, yung parang kahit na yung mga anak natin na pupunta sila dun sa mga gusto nilang gawin, yung iba na ihilig mag-aral talaga, yung iba naman nag-artista, di ba? Sana kahit na medyo talagang sub-sub sila doon sa ginagawa nila yun, huwag natin kalimutan na bata pa rin sila, na kailangan nilang mag-enjoy bilang bata at makihalubilo rin sa mga batang dapat nilang kalaro. Correct! Diba? Kasi minsan lang maging bata. Ako naman dun sa parents na talagang huwag tayong mapapagod talaga na i-guide yung mga anak natin. Kasi nung bata yung mga anak ko, sabi ko, pagkalaki nila siguro matatapos na ako. And now I realize I have a 22-year-old son, which is Daniel, and 20, which is Carlito, na lalo ngayon, mas tututukan mo pala talaga na kailangan fully equipped sila na nahaharap sa mundong ito, diba? Na maging matibay sila. Number one sa mga parents na ako until now is struggling ako na talagang mapalapit sa Diyos ang aking mga anak. Kasi wala namang saysay ang lahat ng ito kung hindi nila makikilala ang Panginoon, diba? Oh, amen! I love it, Ate Cor! So amen, number one amen. Talaga, palaki natin silang God-fearing talaga. Yes. Na mga ba. Thank you, ma'am.